magandang araw. Holiday ngayon dito, no? Friday. April 15, 2022. Berli Santo dito ngayon sa amin, kaya medyo maluwag ngayon. Medyo hindi tayo busy ngayon, no? Ang mga establishment dito po ay sirado. Usapang pisonet at saka computer shop or yung internet cafe. May nagtatanong po kasi kung alin ba po ang mas malakas. Yung pisonet ba o yung mga internet cafe na makikita nyo sa mga eskulahan. Yung mga may operator talaga na hindi makapagamit ang user ng computer pag hindi sila magdadaan sa operator. Ito guys ang tips ko kasi ito sa experience ko din. Ang unang basihan natin yung location po natin. Siyempre yung sa mga tapat ng mga college, eskwelahan or high school, ang gusto nila dyan kasi medyo sosyalin yung pwesto na yan, kailangan medyo magandang pwesto mo dyan. Attractive kasi kadalasan mga estudyante, mga babae or ang kadalasan customer mo dyan. Kaya sa ganyang pwesto, depende po kung alin ang pisto ang pagbabasihan natin. Kaya dyan tayo magbase kung saan ang mas maganda, yung pisonet ba o di kaya yung mga internet cafe na hulugo, internet cafe talaga. So ang masasabi ko lang, pag ang pisto na nasa malapit ka sa eskwelahan, siyempre mas maganda yung internet cafe kasi yun nga, may bantay palagi at saka kailangan malinis talaga yan, may aircon, saka pang sosyalan ang dating. Kaya internet cafe ang mas maganda dyan pag malapit ka sa mga eskwelahan o sa mga sa aling yung mga area na hindi crowded. So maganda ang internet cafe dyan, hindi obra yung hulog-hulog dyan, yung peso 5 na sila nang maghulog yung customer, hindi siya mag hindi obra pa ganyan ang pisto. Kaya ang maisagot ko lang sa nagtatanong, depende po sa pisto. Okay, sa internet cafe yan nga, sa mga magandang pisto na malapit sa eskwelahan. O dito na naman tayo sa pisonet. Yung pisto natin, ang i-market natin, tingnan natin yung market natin sa palibot. Halimbawa yung area natin, medyo squatter, crowded, hindi naman kasosyalan yung mga tao dyan, so mas maganda kaya ang pisonet papatok talaga yan kasi yung mga bata na hindi siya sosyalin, halimbawa yung nakatira lang din sa mga shelter na hindi maganda, so gustong-gusto talaga nila yung sila na ang maghulog, hindi na kasi yung ibang kabataan ngayon nahihiya pa sila pag pumunta dun sa may operator at sabihin, sige ma'am, mag-login po ako dito sa PC2, ganun. Kaya mas maganda ang pisonet sa mga medyo crowd area, yung mga medyo squatter area. So ang kagandahan naman sa pisonet, pag ang pisonet ang ilagay mo sa mga crowd or mga medyo squatter area, hindi ka na kailangan magbantay or kailangan mo di yung katulad sa pisonet na kailangan talaga na may nag from time to time na may nakabantay sa lamesa. Kaya ang sa masasabi ko lang dyan, siguro case to case yan, depende sa location kung alin ang papatok, pisonet ba talaga or internet cafe. Kaya yung sinasabi ko, ang internet cafe, papatok yan doon sa mga social na area, doon sa mga malapit sa eskwelahan o kaya malapit sa mga hospital, yung mga hindi siya squatter area, talagang maganda ang internet cafe dyan. Pag dito naman sa area na medyo squatter area, medyo crowd, hindi naman kasosyalan, papatok ang pisonet. Kaya tip lang sa mga gustong magtayo ng mga computer shop o internet cafe, i-market mo po muna, tingnan nyo po muna yung location po na pinagtatayuan nyo ng negosyo. Kasi yung sa akin nga dito, yung nilagay ko, medyo 50-50 po ito eh. Hindi siya talagang sosyal din, hindi po siya
talagang squatter area. Kaya ang ginawa ko dito, naglagay ko ng 10 unit na bisonet. Saka yung 5 unit sa timer. Kasi yung iba, yung may mga estudyante na hindi na sila, ayaw nila yung hulog-hulog. Gusto po nila yung naka-time lang sila, nakupo lang, tapos i-ready mo lang lang, open mo Microsoft. So yan po ang gusto nila. Kaya sa akin, ang ginawa ko, may option sila, 50, kung gusto sila sa timer, ilagay ko sila sa timer. Kung gusto sila sa pisonet, doon sila sa pisonet. Saka, ang ginawa ko rin, saka pisonet ko, kahit naka-pisonet po siya, ang PC, ibig sabihin, yung hulog-hulog, tapos pag maubusan sila ng oras, mamamatay automatic yung monitor. Ang ginawa ko rin, kita nyo po to, kinunik ko pa rin siya po sa timer. Yan, dyan, sa kapisot. Ayan, ito yung kapisot natin. Ito yung program na pili tayo dito maglagay ng oras, 30 minutes lang ba or 40 minutes. Ito yung sa mga internet cafe. Pero sa akin, ang ginawa ko, kahit naka pisonet, nilagyan ko pa rin siya ng timer. Kasi minsan, sabi ng customer, dito lang ko. Gusto ko, pin time lang. So ang nangyari, hulugan ko lang ng maraming coins. Mga sabihin natin, 20. Pero mga sabihin ko sa customer na dito tayo magbase sa timer sa loob. Ito ngayon, yung ito, kapisot. Hindi tayo magbase sa timer na nakakunik sa hulog-hulog, yung sa may coin slot. Sabihin ko sa customer na dito tayo magbase. Kaya ang nakagandahan sa pisonet, at the same time, internet cafe, may cafe shot, may option, pwede sila rin na gawin nila na open time. Kaya di, lagyan ko sila ng maraming time sa coins box. Tapos sabihin ko na dito tayo magbase sa loob ng timer. Yan ang nakagandahan sa pisonet, at the same time may timer tayo. At saka ito rin ang advantage. Kailangan ikaw na may-ari, ikaw rin ang gagawa. Marunong ka sa lahat ng mga program dyan, ng mga installation or anong lahat-lahat yan, kailangan alam mo para makakatipid. Kaya yung sa akin, ganito ang nangyari. Ako na rin nagsisit up ng mga coin slot sa pisonet. Ako rin ang naglagay ng timer nito sa internet cafe. Kumbaga, lahat ako nang gumagawa. Kailangan, bago ka mag-decide sa negosyo, kailangan kaya mo gawin na mas ma-advantage na ikaw talaga lahat ang gagawa. Marunong ka sa negosyo na papasukin mo. Kasi yan, for example, hindi ka marunong, o kundi kaya sa hardware ka lang may alam, gawan mo ngayon siya ng coins box, tapos doon ka na magbase sa hulog-hulog kasi nga pisonet. Ang problema, hindi mo alam sa software, pag-install ng handicafe, kapisot, or ano pang program na yung pang-internet cafe. Maghanap ka na naman ngayon, maghanap ka ng technician dyan para mag-install. So magkano ang bayad din yan. So advantage na ikaw na may-ari, ikaw ang mag-assemble ng timer sa hulog-hulog, at the same time, ikaw din ang mag-install ng timer, yung pang-internet cafe na software. Yan talaga, walang medyo matitipid mo ang gastos dyan kaysa asa ka sa technician. Kaya ang magandang option mo dyan, pag mag-decide ka na mag-put up sa ganitong negosyo, kailangan may background ka sa IT, yung sa mga internet. Kahit hindi naman gaano ka expert, basta alam mo lang yung mga basic sa electrical, sa mga wirings niyan, hardware, software, kailangan alam mo. Yan talagang isasabi ko sa negosyo na ito. Lalo na ngayon, alam naman natin na dumaan na ang almost 2 years na pandemic. Although ngayon, medyo gumaganda na kasi medyo maluwag na. Kaya ang mga pisonet ngayon, medyo may kita na rin kahit papaano.
maraming nag-close talaga nung pagpasok ng pandemic nung last year. Kasi yun nga, bagsak ang kompyuteran, sirado. Tapos ang expenses natin diyan, halimbawa lalo na pag nag-rental ka sa pisto. Tapos ang maintenance, hindi ka rin, wala ka rin alam sa maintenance. Kasi ang computer, pag nag-i-stack yan na hindi nagagamit, hindi maganda sa computer, mas madali pa siya masisira kaysa araw-araw na ginagamit. Yan talaga ang totoo sa computer. Mas maganda na araw-araw siya ginagamit. Yung motherboard niya, yung processor, araw-araw na gumagana, mas maganda. Kasi medyo matagal po siya masira kaysa ma-stack ng 6 na buwan, 8 months. Hindi maganda sa computer. Kaya ito, kasi na-share ko naman ito lang ito kasi mayroong nagtatanong ano daw mas maganda, yung internet cafe ba or yung PisoNet. Kaya ang sagot ko, yung depende sa pisto. Yun nga, sinasabi ko, pag ang pisto mo medyo sosyalin, hindi ka sa squatter area, mas maganda yung internet cafe doon. Malapit ka sa eskwelaan o malapit ka sa mga magandang area na hindi siya crowd, magandang internet cafe. Pag ang area mo naman na nandyan ka sa mga medyo squatter, mga shelter-shelter yung mga bahay, medyo maliit-liit, maraming mga bata, mas maganda po yung PisoNet. Pero kailangan, huwag kang mag-focus din sa lahat na PisoNet. Lagyan mo rin ang timer kasi yung iba, may pumasok na sabihin ng customer, open time lang po ako. Dito, gusto kong unit nito. So may option ka, lagyan mo siya ng, hulugan mo siya ng maraming oras sa PisoNet. Tapos sabihin mo, dito tayo magbase sa loob na timer kasi yun nga, ang PisoNet mo nakakonect pa rin sa Handy Cafe or sa Cafe Shot, yung software na pang-control sa oras at saka sa pang-control sa minuto. Okay ba? So, pwede naman kayo mag-build sa internet cafe or PisoNet. Basta tingnan nyo muna ang market, ang pwesto. Kung medyo magandang pwesto, yung medyo socialin, so sa internet cafe kayo. Pero kung ang pwesto nyo nasa squatter area, so siyempre mas maganda yung PisoNet po tayo. Okay? Sige, sa sunod. Hanggat dito na lang po. Subscribe naman po dyan sa channel ko. Okay? Maraming salamat po sa sunod ulit na video. Bye-bye po.